Padala Yeah. na muna ay napulgan ka na. Kahihiya ano, na to. Ano, mahala ka na dyan. Nakakahiya naman na tulungan pa kita. Isipin pa nila. Kasama ko lang mga prosti. Masking tape. Parang, ano na yun, too much na yung gagawin ni Jesus kung patatawarin niya pa. But, just the same, He had mercy. Welcome po sa church. Yeah. Just the same, He had mercy doon sa mga parang hindi na awawa. Awawa ka din, ha? Ano yung ibig sabihin ng sagasa natin? Okay, di ba? Sabi niyo, may papara. Wasa na okay, di ba? Would you change your mind and be merciful okay, okay, to everyone? Okay, meron na kami. Thank you, Teach Bible. Yes. Sige, pag-sure ha. Pag-sure ha. Paano naman yung mga kagaya na sinabi ko, tinutulungan mo, nanloloko lang pala. Ah, hindi, ako nga nagtatanong. Ay, kayo sasagot. I-fix ko na. Ah, sige, para, sige. Ayun, yung experience ko, paano yan, Pastor? Paano kaya? Lagi lang humihingi. Lagi humihingi. Diba? Sino gusto sumagot? Fish. Ay, di ko naman mag-catch ng fish. Binigyan na yan sila, Pastor, ng capital for the negosyo. Oo. O, tapos pinuruan din namin. Hindi daw, kasi... Kasi mas maganda manghingi daw. Kapagod pa mag-tricycle, di ba? Malakas na mag-Pastor ang ano masasabi niya mga kapatid doon sa sitwasyon? Paano yan, Joel, anong nagawin natin dyan? Mawala na ba tayo ng hawa? Kasi tamad talaga ito. Gusto lang na smelto sa'yo. Wala siyang trabaho naman. Alam mo, sa Ballester, may ginagawa sila mga kapatid. No? Kapatid, ganito. Sa Ballester, pag may lumapit doon na pangulay sa preso o nangingin ng pera, ang ginagawa namin doon, pinasya sa church board, patatrabaho ko muna. Like, oh, sige, bibigyan ka na ng pera. Magtrabaho ka muna dito, ano, half day or one day. Ganyan. Pag Sunday doon, pagka meron kami kamukha bukas, baka nandun na naman si Tony, yun ay lumabas na preso, palagi nangihingi yan, palagi nangihingi. Ginawa ng church, palagi ka nangihingi yan. Sige, magtrabaho ka dito, mag-gardening ka muna. Patas niya mag-gardening, sa kasya, bibigyan ng pera. Tama na. Kaya, tingin ko, isang mabuti solusyon, paanapan mo na magagawa sa bahay nyo. Either mag-gardening siya doon, mag-linis siya, o di ka naman ay pabugilin mo. Ay, nagnanakaw. Ipanghuli mo sa pulis. Eh, wala. Labas na tayo doon. Hindi naman natin pwede na yun. Ikulong na mag-isa natin. Talagang may pabugulis mo. Diba? Siguro. Pastor, yes. Siguro po doon sa problema ni Beth ay medyo mahirap ngayon dahil na marami siya mga testing hindi po nagbabago. Pero siguro po ay para sa kanyang problema, tama. Sa testing ko lang ay tama. Kung itay mo walang pag-asa, let us pray. Pari mo, balang araw, magbabago siya. Eh, kanina ko, may kinagagalitan ko eh. Ngayon, nagpapayo ka naman. Hindi ka kinakaawaan. Ganyan din yung iniisip mo na ngayon, na magbabago din naman siya. Magbabago rin po yung sa mga. Bawa ka na lang din. Sige, we have spent enough time doon sa mga naaawang mga kapatid, no? Second part. Okay na, bro. I love your neighbor. Love your neighbor. Isa sa turo ng Panginoon, mga kapatid, how to live is to love our neighbor. At sa Matthew chapter 22, verses 37, ano sabi ng Panginoon? Ayos. Yes. Matthew 22, 37, 38. Sige, ang sabi. So, magot sa iyo, bigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Okay, 38. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Bigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kapusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Okay, so ano yung unang utos? Love God? With all your heart? Ay, ito nga yung ano natin eh, yung 5 minutes. Yung focus ng DC natin, no? Reaching up? Reaching across. Reaching across?
Director at saka ni Chinghao, no? Si Chinghao. Nag-start mo lang sa Sergio's, yes. No? Tapos we are able to reach across. Ngayon mga kapatid, loving your neighbor. Ang question sa lesson is, who are your neighbors? Sino ba yung neighbor mo? Kami, nasa block 106A12-458. Yung bang 456 at saka 457 ang neighbor namin. Ang sabi ni Les, come on, very practical naman ito. Joel, sino lang neighbor? Mas malaki yung nakasalamuhan natin araw-araw, yung mga trabaho, pamilya, yung mga trabaho natin, basta yung nalaman na may-meet mo, no? Within your circle of influence or basta yung nakakatagpo mo, those are your neighbors. Kahit hindi mo nga makilala, kagaya yung nagod sa Marina, di ba? Yung question din sa who is my neighbor, nag-question din sa sagod sa Marina, hindi naman niya kakilala yun. So not necessarily nakakilala mo, nakakakwentan mo talaga ang neighbor mo. Ang utos ng Panginoon, if we would like to live like Jesus, is to love your neighbor. Now, how would you express your love to your neighbor? Paano pa? Yun nga, pag may nangangailangan, tulungan. Tulungan, pag may nangangailangan. Ano pa? Paano? Kayo, may nagagawa ba kayong mabuti sa neighborhood? Kung saan kayo nandun ngayon? Yung ano naman, nagawa mo ito, Brad. Nag-walking-walking lang tayo sa neighborhood natin eh. Kami ni Narag, palagi kami nag-walking sa neighborhood natin. Ano pag nagawa natin yung hotel? Ah, maganda. May maganda kami nagawa pala. May mga nakapinta kami doon, no, ng mga kasambahay. Dahil kay Bradley, yung dog namin. Pag minu-walk namin, maraming mga tao na-attract sa dog. Parang preaching event namin. Na, tagi sa kira, sino kayo ganyan-ganyan? Yun pala. Dapat tayo pag anong nagagawa sa neighbor pala natin, si Winter. So, you sino pa? Kayo, anong pang maganda suggestion na gawin in order for you to love your neighbor? Yes? Sa amin mo, yung dalawang malapit sa amin, maganda naman sila ba ng mga pansin ng emergency at isa sa mga kapitbahay na sa amin. Palagi kayo kumakanta. Okay po, pag nakakaano yung worship mo, it's a way na nakita nila ng tayo kung sayahin ng mga tao. Hindi naman kami din yung mga palagi nag-away, nag-unig sa kapitbahay. So, yun siguro by way na tayo yung mga helpful na din naman na way na tayo hindi yung mga tao mag-ulog. Ito way na naging influence din sa kanila. Last part ng lesson natin, I love your enemies. Then, let's start tayo sa loving your neighbors, no? Tapos, loving your enemies na. Ngayon mga kaawin po ba kayo mga kapatid? Wala na kayong kaaway. Misis na lang ang kaaway. Nag-benefit ako dyan kanina kasi sabi ng misis ko. Pati na tayo kasi sabi sa lesson natin, love your enemies. Enemy kita. So, basta hindi kita enemy. Kachak yung scripture reading. Wala nga. Teka lang sa dalaga. Love your enemies. Alam natin ito, but this is one of the essentials of living like Jesus. Pakita mo si Jesus Christ, mga kapatid, no? Yung mga umaaway sa Kanya, yung mga nagpatago sa Kanya, si Hazel Kanya, yung pumasay sa Kanya, yung mga nangyayari sa Kanya, ang sagot niya lang eh, Father, forgive them. Mga kalaban niya na ito, pero pinatawad niya lamang. Nakakalungkot kapag ka-Kristyano ka, ikaw pa yung mapakaaway, ano? Ang kalungkot yan, hindi yan compatible sa Christianity, yung papang-awad. Hindi din compatible yung ikaw ay ano, yung nalulungkot ako minsan yung may charge board ako na kung saan sa charge board, dito nag-aawad. Dati pa naman yan, kung hindi dito sa single mode. Ay, meron din pala dito, pero hindi kayo. Yung mga nagpapakbakan, hindi compatible sa Christianity. Hindi compatible na sa church, eh doon pa tayo nag-aaway-aaway. Hindi compatible yan. Ha? Ngayon, kailangan doon ng mahalin ang mga kaaway. Paano mo mamahalin ang kaaway?
Lagi sa lesson, mga kapatid. How will you love your enemies? Sa bagay, sabi niyo naman, wala na kayo enemy. So, insignificant din question. Last na question na lang. Sa Thursday, ang sabi sa lesson natin ay you have to, how to live like Jesus. Ano sabi sa Thursday? In short, how do you live like Jesus? Kaya ba talaga yan? How will you live like Jesus? Any suggestions of this lesson, mga kapatid? How will you live like Jesus? How will you live like Jesus? May ganyan ako sa Facebook the other day. Sabi niya, Pastor, posible ba talaga na tayo'y magiging gawa niya kay Jesus? Possible ba yan? Possible ba yan talaga na ako'y magiging kagaya ni Jesus? O pangarap lang yan? Pero kanya yung background, ganda rin. Ganda, ideals lang yan. Yan ang ating desire. Pero imposible na maging kagaya ko ni Jesus. Because, at the very start, hindi naman ako si Jesus. Number two, iba ang upbringing ko kaysa kay Jesus. Wala din ako. Meaning, totally, we are totally opposite with Jesus, right? So therefore, how do we make sense ng lesson natin? How to live like Jesus? How do you live like Jesus? Sige na, yan na lang. Pag nag-gets natin ito, I believe, remain united to Jesus. Ah, magaling na sister. Inspired ng Holy Spirit. Tama. I think that is the ultimate solution of living like Jesus sa lesson. Yan ang Jesus ang lesson natin, no? Is to remain united with Jesus. Allow Christ to live in us. Sabi sa Galatians 2:20, ano sabi niya? I have been crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. So how to live like Jesus? Is to allow Jesus Christ to live in you. Hello, I guess you, man? Yes. Or else, kagaya nung kajat ko sa Facebook, mag-struggle tayo on a daily basis, trying to imitate Jesus, pero you don't have to struggle to imitate Jesus, just allow Jesus to live in you. You get that? Malaking difference yan pagdating sa Christianity. We may struggle and endeavor to imitate what would Jesus say, what would Jesus do. We can even wear this shirt and say, what would Jesus do, WWJD? Pero, ultimately, it's just to allow him to live in. Sige, last question po kayo sa mga. How to allow Jesus Christ to live in you? Hindi ba maganda question? Oh, sige, Pastor, allow Jesus Christ to live in you. How? Paano ba? How to allow Jesus Christ to live in you so that he can live through you and in you? How? How to allow him? Surrender. Submit ourselves to him. How to submit ourselves to him? What do you mean by time and money? Kim, paliwan ko tayo dyan. Siguro mas important yung when we surrender our day, yun na. Mas mahapusin natin yung our deepest need for Jesus to fully control our lives. Gusto natin maging Jesus-like, di ba? So we surrender everything How do we surrender everything to him? Tama, malapit ka na sa dulo. Pero how do we do that? Diba, human nature, may tendency tayo na we have desires, we have needs, we have desires, ganyan. Pero unless those needs, those desires connect with Jesus, we cannot fully achieve kahit paanong t-shirt na what did Jesus do or anong gamit ang gawin natin or how we keep ourselves, even if we burn ourselves. If we don't have that love, our feeling
cannot show full 100% submission to that. Okay. Okay, anyone else? How do we live like Jesus? Sabi natin ay allow Jesus to live in us. Yun naman ang way. Allow Jesus to live and we ask, how do we allow Jesus to live in us? Yun, may inisip ko eh. Share mo naman sa akin. Sige na. Last na to, tapos we will pray. Sige, John. We can allow Jesus to live in ourselves. We'll be with that. Yung ating pagkatao ay mamatay, and Jesus will start to live with us. Sino pa? At sige po, dahil lahat ay tumayo, and we will pray. Iiwanan po sa inyo yan, na pagpupulay ng layan, on an individual basis, how do you allow Jesus Christ to live in? Because it's not your effort, your trying hard to be like Jesus, but allowing Jesus to live in us. So we all rise and we will pray. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ang panahon na makapakaroon ng mga sila. Especially sa nakapaparoon ng topic on how to live like Jesus. Panginoon, this will be our individual struggles this week. Maaaring wala kami masyadong conclusion today, pero tulungan niyo kami sa pamagitan ng Holy Spirit na maunawaan namin, maintindihan namin, maisakabuhayan namin how to really live for Jesus and how to be like Jesus. Tulungan niyo sana kami, Panginoon, hindi namin ito kaya mag-isa. Salamat po sa pangako at sa panyang pinagulungan niyo kami ito pang prayer namin sa pangalan ni Jesus. Ate Bel? Kay Sharon. Meron, nagkaka-download ko lang. Sina mo mo sa ano? Sa Slake Salad. Oo, bro. Salamat sa tawag ko na siya, check ka. Sige bro, 2 minutes. 2 minutes. Di ba nagja-jogging pa man din kayo? Okay.
Ilan na lulus mo every week? Okay. What is na mystery? Wala yun. Siguro tapakot. Talaga. Tulong. Mga tumbles na kami. Talaga. Yung pa kasi nagsimula. Yeah.